namin dinidiscuss dito, yung mga lumabas nga dito sa mga agenda ay yung pati yung mga pagtaas ng presyo, dahil hindi lang tayo yung tumataas yung presyo, yung buong mundo, no? So sabi nila, kailangan meron tayong mga coordinated efforts within ASEAN para magtulungan, para makatulong doon sa hindi masyadong pagtaas ng presyo. Yun yung isa. Tapos isa ring issue lumabas yung sa SMEs. Sabi nila na kailangan talaga tulungan yung mga maliliit na negosyante para lumago yung mga negosyo nila, dahil napakarami nga na maliliit na negosyante dito sa ASEAN. At may mga tayong pinopropose doon na sabi natin dapat gawing simple yung procedure para sa SMEs. Dahil kung maliit ka negosyante, tapos komplikado yung procedure, tumataas yung kwan mo, no, cost mo sa paggawa ng negosyo. Kaya kailangan ibaba natin yon. So kailangan i-simplify yung mga procedures. Sasabi natin, kunyari ngayon, kung exporter ka, SME, maliit ka negosyante, kung gusto mo nung mag-avail ng kwan, free trade agreement sa ASEAN, may mga i-fill out ka mga forms, mga procedures. And yung ibang forms na yun, medyo mabusisi dahil may mga tinatawag na rules of origin. Kailangan na ipuprove mo na yung materials na ginamit mo doon, na karamihan doon ay galing sa within ASEAN. Para pag export mo sa ibang bansa within ASEAN, zero yung kwan mo, yung duty na babayaran. Kung hindi mo susundin yun, magbabayad ka nung tinatawag natin na MFN rates, no, yung mga WTO rates. So, marami nga sa maliliit na negosyante, hindi nala nag-e-export dahil mabusisi yung proseso. So, ang tinutulak natin dito, simplify natin para sa maliliit na negosyante. Ang instruction na naman sa atin is, siguraduhin natin na protektado yung interest ng Pilipinas. Diba? While open tayo sa mga kwan, pag open up ng ating mga barriers, no, dahil ganoon naman ang trend ngayon sa buong mundo, siguraduhin natin na yung interest natin, kwan, parang fair ang treatment. Na kung makikinabang sila, makikinabang rin dapat tayo. Equal. Yung mga negosyante natin, kailangan matuto na mag-compete sa abroad, at napakalaki ng market ng kagaya sa ASEAN. Kung ASEAN lang tignan natin, karamihan sa ASEAN ngayon, karamihan ng produkto, zero na yung tariff, no? Wala nang duty. So pwedeng-pwede na tayo mag-export sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Brunei, sa Cambodia. So ang daming bansa niyan. Kesa nagtitinda ka lang sa Pilipinas, mas marami ka ng choices ngayon. So para lumaki yung negosyo natin, kailangan pag-aralan natin to at mas lumakas ang loob natin na mag-compete sa ibang bansa. Ang ASEAN-EU Summit, kwan ho yan, dahil tinitignan ho natin kung paanong papalaguin ang negosyo between ASEAN at saka EU. No? Yung EU is European Union. So marami yung bansa yung European Union. 27 countries yun sa Europe na nagsama-sama sila. So gusto natin palaguin, dahil ngayon napakalaki na nilang trading partner natin. They're one of the top three. Ang top three natin is US, Japan at saka EU. So gusto pa ho natin palaguin yan, dahil relatively to the size of the EU, maliit ho yung negosyo pa natin sa kanila, at gusto natin palaguin yan. So ang ASEAN, ganoon rin ang posisyon. Gusto nilang palaguin, kaya itong mga meetings na ito, para magkakilala pa yung mga tao at saka makita kung ano mga pwedeng gawin para mapalago yung negosyo.